patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Balitang Amianan. Masantos yung araw na imbagamalam, kapuso. Narito na ang Balitang Amianan, hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Sa ngalan ni Joan Punsoy, ako si Claire Lacanilaw. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, sa ngalan ni Jasmine Gabriel Galban, ako naman po si Russell Simorio. Tatlong kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang naitala sa isang purok sa Mangaldan, Pangasinan. Narito ang report. Tatlong kumpirmadong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Magkakamag-anak ang mga pasyente na nakatira sa isang purok. Pero hindi makapagpatupad ng sitio lockdown ang barangay dahil walang madadaanan ang mga residente ng mga kalapit barangay ng Salaan, Pugo at Palwa. Kinalagyan lang namin yung bahay doon na walang makakalabas doon sa kanila. Nasa isolation facility na ng bayan ng COVID-19 patients. Tapos na rin isinailalim sa swab test ang mga kaanak at kapitbahay na kanilang direct contact. Dahil walang lockdown, bantay sarado ng mga otoridad ang lugar kung saan nakatirang mga COVID-19 patient. Pataon na lang ang nakadipdoyton. Makakalapit lang naman sila ng bahay. Paliwanag ng DILG Region 1, dapat magpatupad ng containment strategy ang LGU sa lugar na may naitalang positibong kaso. Yung mga ganon is at the administration of the local city executive through an executive order and then that has to be confirmed by the... As of September 10, 2020, 18 na ang naitalang COVID-19 cases sa Mangaldan. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. 24 na bagong COVID-19 cases na itala sa Pampanga kahapon. Ang iba pang COVID-19 update sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ating alamin sa report. Umabot na sa 24 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa Pampanga kahapon. 18 rito ang nagmula sa Mabalacat City. Sa lalawigan ng Taylak, 3 COVID-19 cases ang naidagdag ngayong araw. Kabilang dito ang 68-anyos na lalaking may travel history sa Maynila. Sa Nueva Ecija naman, isang 63-anyos na lalaki ang dumagdag sa bilang ng nasawi sa COVID-19. 12 bagong kaso ang naitala sa probinsya kahapon. Pansamantalang nilockdown ang Purok 4 ng Barangay Kabilokaan, Kalasyaw, Pangasinan matapos masawi sa COVID-19 ang 24-anyos na lalaki. Siya ang kauna-unahang COVID-19 death sa bayan. Sinimulan na rin ang contact tracing at isinilalim sa swab test sa mga kaanak nito. Bawat quarantine checkpoint sa loob ng barangay, merong 2 pulis, may kasamang poso at saka barangay tanod. Umakyat na sa 19 naitalang bagong kaso sa Pangasinan. Sa La Union naman, 14 ang dumagdag sa bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19. Mula sa San Fernando City, ang 12 sa mga ito. Nananatili sa 6 aktibong kaso ng COVID-19 sa Ilocos Sur. Ayon sa Provincial Health Office, karamihan sa kanila, mga locally stranded individuals. Sa Ilocos Norte, umakyat na sa 32 ang aktibong kaso ng COVID-19. Nakapagtala ng 5 new COVID-19 cases ang probinsya kahapon. Nasawi naman dahil sa COVID-19 ang isang 66-anyos na babae sa Baguio City.
19 na bagong kaso ang naitala sa lungsod kahapon. Sa probinsya ng Abra, nakapagtala ng 2 panibagong kaso ng COVID-19. Sa ngayon, may 5 aktibong kaso sa Abra. Umabot na sa 8,921 ang kabuuang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa hilagat gitnang Luzon. Sa Ilocos Region, pumalo na sa 903 ang bilang ng mga nagpositibo sa sakit. Nasa 481 COVID-19 cases sa Pangasinan, kabilang na rito ang Dagupan City, 275 sa La Union, 67 sa Ilocos Sur at 80 sa Ilocos Norte. 955 naman ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Cordillera Administrative Region. Kabilang dito ang Baguio City na may 450 na kaso, 208 sa Benguet at 68 naman sa Abra. Sa Central Luzon, umakyat na sa 1,231 ang COVID-19 cases sa Pampanga, 508 cases sa Nueva Ecija at 256 naman sa Tarlac. Sa Kabuuan, nasa 7,063 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Central Luzon. Russell Simorio, Balitang Amianan. Pumalo na sa 4 milyong piso ang danyos ng fish kill sa ilang palaisdaan sa Dagupan City ngayong taon. Problema rin daw ang overstocking sa ilang fish cages. Yan ang tinutukan live ni King Guevara. King. CJ, malaki ang naging epekto sa kabuhayan ng ilang mga fish grower dito sa lungsod ng Dagupan ang nangyaring isolated fish kill nito lamang mga nakaraang araw. Nakaranas ng isolated fish kill ang ilang palaisdaan sa Dagupan City. Ayon sa City Agriculture Office, bunsod daw ito ng pabago-bagong panahon. Sa tala ng City Agriculture Office, umabot na sa 4 milyong piso ang danyo sa fish kill ngayong taon. Nakita din namin na may trend na rin yung parang underlying reason o yung dahilan. At ang lumalabas, may trigger ka na sudden change of temperature. Yun yung napakainit sa araw and then biglang umaambon. Sa kasalukuyan, nasa 928 ang bilang ng mga fish cage sa lungsod. Base sa inspeksyon ng otoridad, overstocking ang ginawa ng ilang fish grower. Ayon sa BFAR, maaaring ito rin ang dahilan ng isolated fish kill. Dapat mas mababa ang stocking density natin sa panahon ngayon na less ideal for aquaculture. Bagamat nakaranas ng fish kill o gataw ang ilang manging isda, may ilan namang hindi naapektuhan dahil sa pagsunod sa tamang paraan ng pag-aalaga ng isda. May sukat kasi yan, pero yung iba kasi naglalagay din. Ilang ang isang problema. CJ, sa kasalukuyan wala nang naitatalang isolated fish kill dito sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa BFAR, kapag maaraw ang panahon ay malaki ang volume na oxygen na napuproduce ng mga body of water. Pero kapag makulimlim naman ay bumababa ang oxygen sa mga palaisdaan na nagiging sanhi ng isolated fish kill. CJ. Maraming salamat, King Guevara. Pagkakakilanlan ng ilang akusado sa pag-ambush kay dating Pangasinan Governor at Congressman Amado Espino Jr., inilabas na ng pulisya matapos ang 1 taon. Tutukan sa report. Lumabas na ang warrant of arrest para sa ilang akusado sa pag-ambush kay dating Pangasinan Governor at Congressman Amado Espino Jr. September 11, 2019 nang mangyari ang Espino ambush sa San Carlos City kung saan namatay ang bodyguard ng dating opisyal na si Richard Esguera at driver nito na si Agapito Quizon. Inilabas ng pulisya ang larawan ng ilang akusado sa krimen. First is si Acasel. Yan po. Then si Armando Mangrobang Frias Jr. na may reward na 200,000 pesos. The next is Benji Resultan na may reward na 200,000 pesos. And Albert Palisok na meron ding reward na 200,000 na murder, frustrated murder at attempted murder ang kanilang kaso. Posibleng iisang grupo lang ang kinabibilangan nila at large ang mga nabanggit na tao. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Amianan na kuhanan ng pahayag ang kani-kanilang mga kamag-anak. Magandang development is may mga nakasuhan at ito nga lumabas na yung warrant and still ongoing pa rin yung investigation natin. Naglaan ng pabuya sa mga makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga akusado. Wala pang pahayag si Espino sa development ng kaso. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, Balitang Amianan.
Arestado sa entrapment operation ng NBI ang 21-anyos na babaeng umano'y bugaw sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa NBI, isang asset ang nagpanggap na kukuha ng serbisyo ng babae at pagdating sa hotel, doon na hinuli ang suspect matapos tanggapin ang 1,500 pesos na umano'y pambayad. Nasagip ang dalawang babae na edad 20 at 21 na dinala sa DSWD para sa counseling. Ayon sa NBI, may mga menor de edad pang binubugaw ang suspect. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang suspect na sasampahan ng kaukulang kaso. He was taking advantage of the vulnerability of these victims. Kasi pangangailangan eh. Lalo na ngayon, panahon ng pandemic. Kailangan nilang kumita. Yun naman ang sinasamantala ng mga nagbubugaw. Piso Wi-Fi sa Ordaneta City, Pangasinan, patok sa mga estudyanteng may online class. Silipin sa report. Patok ngayon sa mga estudyante ng Barangay Catablan, Ordaneta City, Pangasinan, ang paggamit ng piso Wi-Fi ngayong may pandemya. Dito ang takbuhan ng mga estudyante dahil required ang gadget at Wi-Fi sa online class. Umaabot ng 15 Mbps ang bilis ng piso Wi-Fi. Ang piso Wi-Fi kasi namin, ma'am, umaabot siya ng 100 meters. So even if na taga dito ka lang, pwede ka maghulog, pwede ka umuwi sa bahay. Nakaka-assist ka ng Wi-Fi. Kapalit ng piso, ang 10 minutong Wi-Fi access. 5 piso naman ang isang oras na Wi-Fi access. Kapag naihulog na ang piso, i-connect lang sa cellphone ang Wi-Fi access. Pwede mo makita kung ilang oras ang dapat mong i-consume. Nakatulong po sa akin yung Wi-Fi kasi po kapag meron pa akong mga katanungan na nahihiya po akong magtanong sa instructor namin is sinesearch ko po siya sa internet. Malaking tulong daw ito sa mga estudyante sa kanilang online class dahil mas abot kaya at mas mabilis kumpara sa data na kailangan ng load. Para sa akin kasi as a student, marami pong nangangailangan ng Wi-Fi. So sa piso Wi-Fi, sa lagang piso, makaka-Wi-Fi ka na, masasearch mo na yung mga kailangan mo, yung mga kailangan mo sa school, yung mga requirements mo. Kahit may pandemya, nasubok din ang mga diskarte ng mga estudyante para makasabay sa new normal. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Umabot na sa 28,064,801 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo ayon sa Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center. Umabot na sa 18,921,120 ang COVID-19 recoveries at 908,257 ang mga namatay. Ayon sa tala ng DOH, 252,964 ang mga tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. 186,606 na ang bilang ng mga nakarecover at 4,108 ang namatay. Pagbisita sa mga sementeryo sa Dagupan City, ipagbabawal muna sa nalalapit na undas. Silipin sa report ni King Guevara. Ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang pagbisita sa mga sementeryo sa lungsod ng Dagupan simula October 30 hanggang November 2. Base ito sa inilabas na executive order ngayong araw. It's very difficult to sign this EO, but given yung public health emergency kasi natin na steady na tumataas ang mga kaso, I think kinakailangan na mag-anunsyo tayo ng mas maaga. Bagamat apektado ang marami, kabilang ang mga nagbebenta ng bulaklak at kandila, handa naman tumalima ang mga namamahala sa ilang sementeryo sa lungsod. Paghanda namin sir, siguro di natin mapipigilan yung mga dadalaw, may dadalaw na dadalaw siguro. Papatupad na lang natin yung social distancing, siguro mga official na ang magkukontrol niyan. Taon-taon tuwing buwan ng Setyembre at Oktubre, may mga ilan nang nagpapalinis ng mga puntod ng kanilang mga kaanak sa sementeryong ito. Pero ngayong taon, iba raw dahil wala pa dahil nga sa epekto ng pandemya. Hinimok ng local government
na bumisita na lamang ng mas maaga upang makadalaw pa rin sa mga yumaong kaanak. Samantala, naglabas din ng executive order ang siyudad ng Tarlac. Isasara ang lahat ng mga sementeryo sa Tarlac City mula October 31 hanggang November 2. Ito'y upang makaiwas sa anumang pagtitipon at dagsa ng mga taong dadalaw sa sementeryo sa darating na undas para maiwasan ang hawaan ngayong may pandemya na dulot ng COVID-19. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amianan. Hindi basta-basta nagpapapasok ng locally stranded individual ang mga opisyal ng barangay sa poblasyon Mangaldan, Pangasinan. Simula noong September 1 hanggang sa kasalukuyan, dalawang LSI mula sa Maynila na gustong makauwi sa barangay ang hindi pinahintulutan ng barangay chairman. Ikinadismaya rin ng barangay chairman ang hindi pagsasabi ng mga kaanak ng LSI ng totoong kondisyon at sitwasyon ng mga LSI. Tatlong LSI pa lang ang nakauwi sa barangay ngayong buwan. Alam ko po kung talagang may papeles po sila sa pagpasok po nila dito. Meron po kasi yung sinasabi ng kamag-anak dito na okay na, pero pag gusto kong makausap yung tao doon, may kulang pa siya. Dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19, dumami ang volume ng hazardous waste sa ilang ospital sa lungsod ng Dagupan. Balitang tinutukan ni King Guevara. Simula nang dumami ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan, halos dumoble rin ang bilang ng mga nakokolektang hazardous waste sa ilang ospital sa Dagupan City. Talagang marami na ngayon kasi marami pong pasyente dumadami natin. Kabilang sa mga hazardous waste, ang mga PPE, face mask at gloves na ginagamit sa mga ospital. Hindi raw ito maaaring ihalo sa ibang basura na nakokolekta sa syudad. Hindi po inihahalo doon sa general waste. So dapat po kapag tayo ay magtatapon ng mga ganitong hazardous waste material, nakahiwalay po sila ng plastic. Kung meron po tayong kulay dilaw na plastic, mas maganda po. Yung pong yellow na plastic, mga infectious po yon. Ang kumukolekta po niyan ay ang third party hauler, yung mga treater po na accredited ng DNR. Naglalagay naman ng disinfecting solution para sa ibang basura na makokolekta sa loob ng ospital. Para po pag pinick up ng mga basurero ay hindi naman sila makontaminate, sir. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amianan. Ilang stall sa bagong palengke ng Binmali, Pangasinan na nanatiling bakante dahil sa pandemya. Sundan sa report. Matapos ang inaugurasyon noong Enero, sinimula ng operasyon ng bagong palengke ng Binmalay, Pangasinan noong Marso. Bukas na ang ilang stalls pero may ilan pa rin sarado. Epekto raw ito ng nararanasang pandemya. Paglilinaw ng market division, okupado na ang mga saradong stall pero pinili na mamay-ari na huwag magbukas. Clinic po, optical na nakasuning po sa non-goodwill. Kasi ang non-goodwill ho namin may bakante pang 16. So, kasi hindi nila ma-operate, ma'am. May mga nakikipigbid pero hindi pa nag-follow up food sa amin gawa po ng pandemic po. Hindi rin umano maayos ng mga negosyante ang kanilang mga napiling pwesto dahil ilan sa materyales manggagaling pa sa Maynila. Nag-promise sila na mag-operate sila by October yung iba, November yung iba, December. Noong Hulyo, nagumpisa sa kanyang negosyo si Aling Imelda. Sayang din kasi yung renta ng pwesto kasi imagine naman po ma'am, 2-5 sa isang buwan tapos hindi ka mag-operate. Wala din. Saan kami kukuha ng pambabayad namin? Winave ng lokal na pamahalaan ang renta noong Abril at Mayo para sa mga negosyante na hindi nagbukas ng kanilang mga stall dahil sa pandemya. Kasama si Henry Duminsil, Joan Ponsoy, Balita Amianan. Ilang estudyante tumigil sa pag-aaral dahil sa pandemya. Samantala, enrollment ng DepEd pinalawig hanggang Nobyembre. Narito ang report. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Kaling po kayo. Siya si Ray Antuazon, 20 anyos, residente ng Barangay Lasip, Lingayen, Pangasinan. Pansamantalang tumigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng buhay na pinatindi pa ng nararanasang pandemya na dulot ng COVID-19. Namamasukan siya ngayon bilang waitress sa isang kainan sa Barangay Libsong East. Gustuhin man niyang simulan ang pangarap na magkaroon ng sariling restaurant balang araw sa pamamagitan ng pag-aaral ng HRM. Hindi pa niya ito maisasakatuparan dahil sa estado ng buhay. Pagkatapos ng pag-aaral ng kapatid ko, pag napatapos ko po yun, pwede ko na pang isunod yung sarili ko para mag-aral.
Nasa bahay lang ang kanyang ina, backhoe operator ang kanyang ama. Lima silang magkakapatid, kaya tumutulong siya sa magulang upang maitawid ang araw-araw na pamumuhay. Gusto ko po ako yung makatapos para maipakita ko din na ano po ako sa kanila. Para makatulong din po, para maipagmalaki din po. Samantala, kahit pasukan na sa October 5, tatanggap pa rin ang DepEd ng enrollees hanggang Nobyembre. Usual naman nangyayari yan na kahit na may enrollment, pag bukas ng klase na at meron pa rin nag-i-enroll, we will still accept our school children. Sa Schools Division Office 1 ng Pangasinan, lagpas na sa 100% ang bilang ng enrollees sa public schools, higit 75% sa private at 94.48% sa mga SUC. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida. Balitang Amianan! Bag na naglalaman ng libo-libong pisong halaga ng pera, ibinalik ng isang tricycle driver sa Bayambang, Pangasinan. Tunghayan sa report. Simula ng ipatupad ang community quarantine dahil sa banta ng COVID-19, apektado ang sektor ng transportasyon, limitado ang bilang ng pasahero na maring isakay sa mga PUV, kaya maraming tsoper ang bumagsak ang kita. Kabilang sa mga naapektuhan ng tricycle driver na si Mang Sami mula sa Bayambang, Pangasinan. Sobrang hirap po ngayon kasi una sa lahat, hindi pwede magsakay ng marami, tapos isa-isa lang ganun. Saka maigpit ngayon ng sitwasyon. Hirap man dahil sa COVID-19 pandemic, hindi ito naging hadlang para patunayan ang pagiging matapat. Hinahangaan ng marami si Mang Sami dahil hindi siya nagdalawang isip na ibalik ang naiwang bag ng pasahero na naglalaman ng perang aabot sa 60,000 piso. Paglingon ko po dito sa sidecar ko, meron pong naiwan na bag na maliit. Tapos nung binuksan ko po, nagulat po ako kasi napakaraming pera po. Hindi sa akin po yun. Hindi ko po pinaghirapan yun. Dapat lang po ibalik sa may-ari. Laking pasasalamat ang pamilya kay Mang Sami na naibalik ang malaking halaga ng pera. Gagamitin kasi ang pera sa renovation ng kanilang bahay. Sa kay Manong po, marami salamat po sa pagbalik ng pera kasi malaking tulong po yun sa amin. Saludo ang otoridad sa ipinakitang katapatan ni Mang Sami. Patunay lamang ito ng pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ng mga Pilipino sa panahon ng pandemya. Mabibilang mo na lang yung mga ganyang tao sa panahon ngayon. Kaya saludo kami sa kanya, sa kanyang ginawa at sana maging halimbawa siya sa iba pang mga driver. Kasama si Ron Alistair Tanyado, Russell Simorio, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Nasawi ang 28-anyos na rider ng motorsiklo matapos masalpok ng kotse sa San Carlos City, Pangasinan. Ang insidente sa pool sa CCTV camera. Tutukan sa report. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang kotse sa National Highway ng Barangay Palaris, San Carlos City, Pangasinan. Pero maya-maya pa, napunta ang kotse sa kabilang linya ng kalsada at nasalpok ang paparating na motorsiklo. Sa lakas ng impact, nasawi ang 28-anyos na rider na si Raymark Estabilio, isang karpentero. Siyempre, lungkot. Hindi nga ako nakakakain, sir. Tapos, yung anak ko, mga bata pa, kawawa naman sila. Paano ko sila bubuhayin? Wala akong trabaho. Sa investigasyon ng pulisya, mabilis umano ang patakbo ng kotse, kaya napunta sa kabilang linya ng kalsada. Tinitignan natin na baka involved to sa kwan or nakainom siya. Sa kasamang palad, yung motorcycle rider ay nagtamo ng grabing sugat at naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nagkaregluhan din ang pamilya ng biktima at driver ng kotse matapos magbigay ng tulong pinansyal ang huli. Samantala, sumalpok sa pose ang rider ng motorsiklo na si Donel Gamiao Jr. sa kaabaan ng barangay Balakad, Lawag City, Ilocos Norte. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang rider. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na siya umabot ng buhay. Bati sa investigation natin, yung
motorsiklo going northward. Sa bilis niya, na-lose control sa may kurbahan. Russell Simorio, Balitang Amianan. Pag-asa, pinaalalahanan ng publiko na maghanda sa posibleng epekto ng La Nina. Pag-ulan sa weekend, asahan pa rin bunsod ng low pressure area. May ulat si King Guevara. Maagang naglaba ng mga damit si Aling Vicky. Sinamantala niya ang maaraw na panahon. Hindi natin alam, siyempre pabigla-bigla itong ulan. Pero kung yung sasabi ng medyo may balitang may bagyo, ready-ready ka na na. Ayon sa PAGASA, patuloy na mararanasan ang epekto ng La Nina na magdadala ng pagulan sa bansa. Inaasahan din na makapagtatala ng mataas na rainfall amount ngayong Setyembre. Yung La Nina, tinatawag natin yan po yung tinatawag na tag-ulan. Tag-ulan na po yun ang tinatawag natin sa pagdala niya. Pag naabot po yung tinatawag natin na minimum amount of rainfall o maximum, pag sumubra doon sa normal amount of rainfall, yun po yung tinatawag ng La Nina. Namataan ng PAGASA isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat maliit ang tsansa nito na maging isang bagyo, makakaranas pa rin ng mga localized thunderstorm ngayong weekend, partikular sa hilagat gitnang Luzon. Tong September kasi ang kinakaon natin, dalawa o tatlong bagyo na posibleng papasok sa par natin. Isa na yung nakapasok dito sa Philippine Area of Responsibility natin. So asahan pa natin siguro na may dalawa pa, posibleng dalawa pa na papasok na bagyo. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan. Itinuturing ng oldest living Lingayenense, ibinahagi ang kanyang sekreto sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Tunghayan sa report. Dating tindera ng gulay si Lola Aquilina sa Dural Tojo ng Barangay Libsong West, Lingayen, Pangasinan. Marahil dito nagsimula ang pagkahilig niya sa pagkain ng gulay na isa sa mga sekreto niya sa mahabang buhay. Siya ang itinuturing na oldest living Lingayenense sa edad na 104. 10 ang anak ni Lola Inay at 134 na ang kanyang apo. Nanirahan din siya sa Amerika ng halos 2 dekada at bumalik sa Pilipinas noong 2008. Nakatira na siya ngayon sa piling ng kanyang 7 anak na isang retiradong nurse. Nay! Ang tingaran ko? Ang tingaran, no? Oo. Si Erlingka. Erlingka, sabi niya. Matalas pa ang paningin at pandinig ni Lola Inay, pero hirap na siyang maglakad. Madalang din siyang magkasakit. Bukod sa pagkain ng gulay at prutas, paborito rin niya ang nilagang kamote, saging, itlog, at buko juice. Kung saan ka nadapa, doon ka babangon. Sabi niya, yun ang hindi ko makalimutan sa buhay ko. Dahil sa pagiging centenarian, kinilala siya ng lokal na pamahalaan at binigyan ng cash incentive. Nay, we love you so much. And sana pa po humaba pa po yung buhay niya kasi gusto pa po namin siyang makasama. Sabi nga nila, age is just a number at kalabaw lang ang tumatanda. Isang patunay si Lola Inay sa mga pinagpala ng mahabang buhay. At habang may buhay, may pag-asa. Mga katagang, biyaya na kung ituring ni Lola Inay. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, Balita Amianan. Nag-viral ang post sa social media ng isang pasahero ng jeep patungkol sa pamamigay ng libreng sayote ng jeepney driver. Ayon kay Renren Azareno, kesa masira o mabulok ang mga tanim na sayote, inisip niya na ipamigay na lang sa mga pasahero habang pumapasada. Talaga namang nag-good vibes at ikinatuwa ng mga pasahero na nakatanggap ng libreng sayote. Nakakatulong siya sa iba, sir. Kasi yun nga, sabi ni ma'am, yung iba walang talim. At least may libre. Hindi na kailang bumili. Total, nagbibiyaya naman po ako. Nilagay ko na lang po dito para sa mga gustong kumuha, sa mga pasahero. At tuwa-tuwa po sila ng pag may sumasakay po o may premisero dito. Matakam sa authentic at malutong na bagnet na ipinagmamalaki ng Ilocos Sur. Ating tikman sa mga tila hatid ni Ivy Hernando. Natatakam ka na ba sa malutong na bagnet? Alam mo na ba ang proseso sa kilalat authentic bagnet ng mga Ilocano? Kung hindi pa, ituturo yan ni Jonathan de Guzman ng Bantay Ilocos Sur. Sa isang malaking kawali, pinapakuluan ang mga nahiwa ng karne ng baboy na 1 dangkal ang laki sa loob ng 2 hanggang 3 oras.
Isang estilo raw ito ni Jonathan para matanggal ang dumi sa karne. Tapos may laga, ma'am, hugasan ulit para hindi maghalo yung mantika sa kayong bula-bula ng pinaglagaan, ma'am. Pagkahugas, idediretso na ito sa kawaling may mantika. Deep fry ng isang oras para maging malutong na ang bagnet. Muling hanguin ang karne at palamigin kaunti. Sa pagkakataong ito, kailangan mas mainit na ang mantika para sa huling proseso. Crispy na pero mas crispy pa to. Ito yung talagang bubulaklak na yung balat ng bagnet natin. Segundo lang ang itatagal at luto na ang malutong na bagnet. Hindi ka na kailangan gumamit ng ketchup. Pwede na siyang papakin kasi malasang malasa siya, ma'am. Ang pagka-crispy niya, ma'am, maabot yan ng magdamag. Hindi na kailangan i-reheat. Maliban na lang pag i-rep mo, kailangan natin i-reheat para bumalik yung pagka-crispy niya. Para sa panlasa ng mga Ilocano, madali nilang naikukumpara ang bagnet na mula sa fresh meat at yung bagnet na gawa naman sa frozen meat mula sa amoy at yung pagiging malambot ng karne. Ang bagnet na kaugalian na ring ihalo sa ibang putahe gaya ng pinakbet. Sa hinaba-haba nga naman ng proseso, tunay na kapag may tiyaga, may bagnet. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Mga kapuso, patuloy na umantabay sa mga mahalagang balita bukas. Sama-sama tayong manood ng GMA Regional TV Weekend News sa GMA News TV Primetime, alas 7 ng gabi. Samantalang mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 105 days na lang! Pasko na! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Sa ngalan ni Joan Punsoy, ako si Claire Lacanilaw. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Sa ngalan ni Jasmine Gabriel Galban, ako po si Russell Simorio. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.